We cannot jump into conclusions. Pero hindi rin natin masisisi ang mga nababahala dyan sa na-discovery na yan sa raid. Kailangan siya sa ating maigi kung anong implications niyan sa ating national security. Alam nyo po, simulat sa pool, firm naman tayo sa stand natin sa Pogo. Tumalima sila sa batas natin at sumunod sila sa mga otoridad. Yung mga umaabuso dapat putulan ng sungay at wag silang maghari-harian. Kapag banta na yan sa seguridad ng ating bansa at kaligtasan ng mga Pilipino, dapat tugisin at panagutin na. Hindi tayo papayag na gamitin nila ang kanilang lisensya upang gumawa ng katiwalian in the guise of legality. Nakasuporta rin tayo sa anumang hakbang ng ating pamahalaan sa pagsupil ng anumang uri ng mga paglabag na umiiral na batas sa ating bansa. Binibigyan din natin ang pambansang seguridad, kapakanan at kaligtasan ng ating mga mamayan ang dapat laging mangibabaw sa lahat ng oras. May mga bagay kasi na pinag-uusapan na kami na nasa executive session. Hindi ako makapag-comment sa mga bagay na pinagbabawalan kaming magsalita. Pero yan, yung nangyari na yan, paano ba natin to? Hihingin natin siyempre, una sa lahat, gusto kong malaman ng mga kababayan natin na Yaampung Pogo may illegal at may legal. Opo, huwag po nating isipin muna na pag sinabing Pogo, ay puro illegal. At yung pong mga Pogo na legal, yan po ay merong mga nagtatrabahong mga kababayan natin. Maraming kababayan natin. At ganun din po doon sa mga inuupahan na mga lugar na mga legal na Pogo ay kumikita din po ang gobyerno bukod sa tax. Apo, kailangan maliwanag po tayo. Dalawang naratibo. Yung isang naratibo, meron pong mga illegal. Yung pong mga illegal, yan po ang inaasahan natin na sana ay paigtingin ng mga ahensya ng gobyerno, katulad po ng Bureau of Immigration at iba pang mga law enforcement agencies, na sabi ko nga po, may mga nagsasabi na yung illegal na Pogo ay hawak ng mga ibang politiko. Sabi ko nga, dapat po ang una nating matakpan, ibig sabihin, yung mga takip nila sa mukha nila ay maalis. At makita natin kung sino tong mga politiko na to na nagbibigay ng proteksyon doon sa mga illegal na Pogo. Kasi po, pagka tumalun tayo kaagad doon sa usapin na may kinalaman sa national security, ipagpaumanhin nyo po, ito po ay mas maganda ang magbibigay po ng pahayag dito ay ang Pangulo natin at ang Armed Forces of the Philippines. Kasi kami po, ng mga senador, lalo na po ako, masyado ko pong binibigyan ng kahalagahan yung sinasabi nilang executive session. Sir, yung nakita dun na uniform sa Porang Pampanga, yung Chinese military, do you think threat to? Natural. Ano yun? Clear and present danger na po yan para sa atin, ano? At yan ay kailangan po kasi yan, ano, lagi kong pinaliliwanag sa lahat. Kung gusto natin na talaga na paigtingin ng law enforcement natin, unahin natin sa lokal. Kasi ang pagka hindi natin naging kakampi yung lokal at yung lokal lang nakikipaglaban dun sa nasyonal, kung paano ipapatupad yung batas, walang mangyayari, mga kababayan ko. Kailangan po ay magkaroon ng koordinasyon yung political power doon sa mga lokal na gobyerno para po nakakaintindihan tayo. Kasi paano nakakapasok yan dyan? Yun ang tanungin natin. Paano nakapasok yan dyan? Paano nakapagtayo yan dyan nang hindi nyo alam? My goodness gracious naman. Ang sinasabi kasi, sir, pa, allegedly involved yung ilang mga politiko. Particularly yung, dun sa mga local chief executive. Yun po ang sinasabi ko. Kaya sana makapagbigay ng impormasyon ang ating gobyerno na hindi nakapaloob doon sa executive session. Kasi hindi po ako talaga pwedeng magsalita. Kung ano yung naririnig ko sa mga hearing sa executive session,
patawarin niyo po ako. Ang pwede ko lang sabihin sa inyo ay ang pinakamahalaga sa lahat. Yung mga politiko na nagbibigay proteksyon dito sa mga illegal na pogo, eh dapat pong alisan ng maskara. Sir, paano po mangyayari yung Senator? Kasi sa executive session, sinabi yun eh. Kayo ba gusto niyo i-disclose na yun? Kasi pwede namang ilabas yung pinag-usapan sa executive session. Dapat po kasi may final, kumbaga ang executive branch ng government. Sila dapat ang magbigay ng statement. From their statement, yun ang signal sa amin na pwede na kaming magsalita. Sa ngayon kasi, ma'am, mga kababayan, napakahirap po. Kasi hindi po yan, wala yan sa kapangyarihan ng senador na magsalita ng tungkol sa mga bagay na nasa ilalim ng executive. Ito kasi nasa ilalim ng executive to. Dapat harapin nila ito at i-brief nila kami uli kung ano ba yung pwede naming sabihin. Pero sa inyo ba dapat iban ang COVID? Yung legal? Ayan, alam nyo, lagi kong sinasabi, ano, kung meron na kayong pamalit ng mga trabaho at doon sa mga inuupahan at nakikinabang ang mga kababayan natin, tanggalin ninyo, unang-una, bawal sa religion ko yung sugal. At hindi din naman ako nagsusugal. Kaya lang po, meron pong mga kababayan tayo, may trabaho dyan. Sir, sabi po ni Senator Lapi, di ba inimbestigahan po ngayon yung Bamban Bogo? Imbestigahan na rin po yung Pora. Kayo, support yung pong tawag, yung panawagan niya. Opo. Opo. Lalo na po, pagka sinabi po ni Senator Lito Lapid at siya po ay taga Pampanga, nasa boundary din niya ang Tarlac, siguro mas alam niya ang nagaganap po dyan. Sir, just to clarify yung stand sa Bogo, sir, not in favor of immediate ban, but more on the gradual ban. Yan na po ay naging posisyon ka noon pa na bigyan niyo muna ako kung ano yung plano niyo doon sa mga mawawalan ng trabaho. Yun na nga ang problema natin sa bayan, kulang tayo sa trabaho, gusto pa natin nag-aalis tayo. Sa akin, kung meron ng pamalit, eh bakit bukas? Alisin nyo na yan. Ano yan eh? Sin yan eh. Diba? Lahat naman tayo may kanya-kanyang prinsipyo pagdating sa religion. Pero ako naman, dahil ako may sinumpa ang tungkulin, kailangan balansi ako. Kailangan yung mga kababayan ko na mawawalan ng trabaho, alam natin kung ano gagawin sa kanila. Sandalis lang po ako ng konti. Kahapon po, nagkaroon po ng raid sa compound ng KJC. About 100 policemen doon po ang nag-storm doon sa compound. Tingin niyo po ba overkill po ba yun or your comment po on this? Ayoko na pong palawakin yan dahil sinabi ko na po yan noong nag-uumpisa pa lang to. Yan na po ang naratibo ko. Ang sinabi ko, sana magkaroon tayo ng magandang pagharap dito sa kaso na to kasi mauuwi talaga sa ganito. Yan ang nakakalungkot kasi napaka hindi magandang makita yan ng mga mata natin na nangyayari yan sa isang lugar na alam natin na sambahan ng mga tao, pinapasok ng mga naka-uniforme, medyo napakasakit sa mata nun. Kailan, Senator, nangyari yun kasi hindi sumusuko si Pastor Quiloy? Sa akin po, ano, diyan natin makikita no, na dapat meron talaga tayong paghihiwalay. Ihihiwalay natin yung religion ng mga tao doon sa si pastor ay pastor. Hindi siya ang sinasamba ng mga tao ng kingdom, ano? Hindi siya. Siya yung pastor, pero may sinasamba na Diyos yung kingdom. At yun po ang dapat nating nirerespeto at yun ay ang nasa konstitusyon. Kung meron po sigurong prueba talaga na nando doon si pastor, siguro pwede po nating sabihin bilang isang criminologist, may warrant, pwede nilang gawin yun. Pero andun ba si pastor? Yun ang tanong. Wala naman doon si pastor, wala naman nangyaring paghuli. Natakot yung mga tao doon sa simbahan. Yun po yung mga bagay na dapat ay naiiwasan po sana natin. Tingin niyo overkill yun at dapat sana may intelligence work? Number one, intelligence work. Tsaka pwede natin siguro daanin muna din sa diplomacy. Kasi masyado maiinit ang ulo. Di ko alam ba't ang iinit ng ulo ng Pilipino ngayon. Dapat relax lang tayo. Kasi alam nyo mga kababayan, may mga bagay na nakukuha sa usapan. Kailangan natin daanin sa usapan. Huwag tayong masyadong marahas. Huwag tayong masyadong mainit ang ulo.
relax lang tayo, lalo sa panahon ngayon na ang buong mundo mainit ang ulo. Huwag na tayong sumabay doon. Magandang araw sa lahat. Sa araw na ito ay final ng Makabayan Block, ang House Bill 10525. So, ang ACT Teachers ang main author nito, kasama yung si Representative Arlene Brosas ng Gabriela Women's Party, si Representative Raul Manuel ng Kabataan Party List. So, ito yung House Bill number 10525. This is an act banning Philippine offshore gaming operators o yung POGO and criminalizing their operations. So, may bagong kinreichata na pangalan ng POGO ang PAGCOR, no? Kasama yon sa ibaban natin kapag ito ay naipasa na, no? So, basically, sinasabi dito na ano ba yung naging history ng POGO dito sa Pilipinas. So, pinapasok ng dating administrasyon ni President Duterte ang mga POGO dito na basically galing ito sa China, no? Nag-operate sila dito and tapos naman nagpasa naman ang House of Representatives noong 2021 ng batas taxing the POGO. So basically legitimizing the POGO here in the Philippines. So ilang taon na yung nakalilipas, nakita natin yung ibinunga, no, on the social cause nitong POGO sa Pilipinas dahil hindi lang naman gaming operations ang nangyari dito, no? Nagkakaroon na rin dito ng like yung mga kidnapping, nagkaroon na rin ng mga torture, nagkaroon na rin ng ano pa ba yung mga iba pa at iba pang mga ano, no, krimen. And di natin alam kung talagang totoo ba na nagbabayad sila ng tax, di ba? So ayon sa PAGCOR, may 48 daw na legal na POGO operation dito. Pero tingin ko more than that, at sa 48 ba nito, ito ba talaga ay nagbabayad ng tamang tax? Diba? Baka mas maraming mga illegal na POGO. At panghuli, baka mayroon din problema tayo sa national security, no, dito sa mga POGO na to, dahil may mga nakikitang mga ebidensya, no? Kaya talagang ano, no, kaya kami sa Makabayan, matagal na yung aming position dito na hindi dapat pinayagan ang POGO dito sa Pilipinas. Kaya noong 2018, noong 18th Congress, anim kami sa Makabayan Block ang bumoto ng no doon sa pagtatax ng POGO. At ngayon, ganun pa rin yung aming posisyon, no, na iban itong POGO na ito dahil wala itong naidudulot na buti. So siguro kung meron, baka iilan yung mga kumita dito at hindi yung pangkaramihan sa Pilipino. Ma'am, ano po yung nag-udyok sa inyo na i-file yan ngayon? May mga incidents po kasi recently, di ba? Yes, pinail natin ito dahil nga sa mga palala na ng palala, no, yung mga problema natin sa POGO, to the point na may mga nai-involved na, quote-unquote, involved na ng mga local, ano, no, mga local officials. At ito rin, yung mga raid na nangyayari, no, napatunayan talaga na maraming mga Chinese people na employed dito sa POGO ay hindi sapat yung kanilang mga documents para magtrabaho dito. So nagkakaroon talaga tayo ng problema dun sa kanila, no, dun sa pagpasok dito. Ma'am, speaking of evidence na sinabi nyo kanina, isa po dun sa nakita po dun sa raid nga po sa Pampanga, yung uniform daw po ng Chinese sa PLA, yung army nila. Ano pong masasabi niyo po dito? I think you've been warning na rin po the government ever since yung pagpasok nga po ng mga militar po ng China. Yes, oo. Although isang ano lang to, no, hindi naman natin talagang ma-generalize kung talagang may PLA dito. Hindi natin alam. Kaya kailangan nating maimbestigahan din kasabay nitong ano, no, pagdinig dito sa bill ng Makabayan kaugnay sa pagbaban ng POGO. So, marami tayong mga madidiscover pa kapag talagang itong ating bill ay madinig na dito sa Kongreso. Pero tama ba? Meron na, parang may attend na akong committee hearing discussing the abolition ng POGO? Saan ba yun? So, hindi ko alam, ano, pero sa Senate, alam ko meron nang nag-file
ng abolition ng POGO. So dito, siguro ito yung may related din sa drugs, no, sa Committee on Dangerous Drugs ni Chairman Chairman Barbers. May as early as 2022 po, may mga nakafile na po na bill na magbaban sa POGO pero nakapending po sa House Committee on Games and Amusement. So how confident are you na tatakbo po ito ngayon? Lalo na meron pong political analyst na nagsasabi na may mga protector daw po ng POGO kaya hindi ito na umuusad dati yung mga bills na inihain. Well, hopefully ngayon ano na ayan, marami na mga nag-file nung 2022 pa ng pagbaban nito. Hopefully dahil doon sa mga nagaganap na mga recent na mga pangyayari na palala ng palala na nai-involve na rin ang mga local officials ay siguro makikita na rin ng leadership ng House of Representatives it's urgent na dapat ay ito ay dinggin na rin, no, lahat ng mga bills banning POGO. At kanina nga sinabi ko na dapat ay magsalita na rin si President Marcos Jr. kasi siya lang naman yung pwedeng magsabi, no, at kung sasabihin niya na ibaban talaga yung mga POGO dito ay mainam yon. Pero kung hindi siya nagsasabi, baka ano bang masasabi natin diyan, may pinoprotektahan ba? So yun yung tanong natin. So ma'am, pag pinaban po ng presidente, hindi na po kailangan ng batas? Kailangan pa rin yung ano, no, kailangan nating i-repeal yung batas na nagta-tax doon sa POGO para mawalan na talaga ng legal basis yung mga POGO. Since the POGO started in the Philippines, talagang ang advocacy ko dyan, iban na yan eh, lahat. No? Because number one, hindi lang magiging problema yan. Number two, hindi lang sapagkat I'm anti-gambling, kundi mga Chinese ito eh. Mga Chinese na eh. Hindi ako naniniwala na mga ordinaryong Chinese lang ito eh. Sapagkat naniniwala naman ako na marami pa rin Chinese sa China na mahihirap eh. And I don't, just, hindi ko ma-realize kung how they can come over here. Ang dami din ng pera. Ang dami din ng pera. Ang tanong dyan, sino nabibigyan ng pera sa kanila? O sapagkat communist country yan. Ah, lahat ng mga tao dyan, workers ng gobyerno. O whether it be agriculture o industrial, workers ng gobyerno yan. Ibig sabihin, dependent sila sa binibigay ng gobyerno. So ang tanong ko ganito, sino ang nagbibigay sa mga Chinese na ganong klaseng pera? O, not only are they now entering politics, they're entering politics now. Not only gambling, they're entering politics, sir. Even drugs, no? Even the education sector, na-enter na. Halos lahat ng resolution ko is about that, you see. So, anyway, yung resolution that I filed, banning POGO, has been approved in the committee. So, palagay ko, ngayon pagkatapos ng SONA, isasalang na yan sa plenary, no? Hopefully, in the Senate naman, makikita naman nila yung talagang nangyayari sa bansa natin when it comes to POGO. So palagay ko, susuportahan naman ng Senado ang House tungkol dito. See? Matindi na eh. I mean, when you have the POGO hub na meron silang sariling drugs sa loob, sariling torture equipment sa loob, no? At meron pang nahuli yata na talagang nakaposas pa, no, mayroong mga nakita mga stain of blood sa mga walls, no, and that is not anymore something that is hindi na ikakawalang bahala natin. Kasi the PAOK should now really do something about that, no, not only investigate but they should fast track all the investigations on this. Sir, February pa po, no, we can recall, February 2024 pa po, naipasa sa committee level itong inyo pong bill? I would think so, yes. Oh. Pero what do you think po? Why is it taking so long? Bakit hindi po naidala pa sa plenary? Well, because palagay ko, ang talagang inuuna yung economic provision bills, yung mga makakatulong sa bansa as far as economic is concerned, no? So hindi inuuna itong other bills na hindi na nabibilang sa
economic development natin. Pero palagay ko, ngayon, nakikita natin ang nangyayari because this pogo also affect our economy, you see. Not only affecting the moral dimension of the Filipinos, but the economy as well. So, hindi naman dito kumikita ang Pilipinas. Ang kumikita dito ang Chinese. I mean, hindi naman nagbabayad na buwis to. Nakasabay ko yung bill na sinasabi na taxing the POGOs, no? You cannot tax this. I mean, gambling people will not pay the right taxes. We have known that for a long, long time. Oh, kahit na, for example, like sa ilagay pa yan sa ano. I think that PAGCOR should not voluntarily stop the preparation of POGO in the country. Although meron silang authority to start POGO hubs, no? Eh, nabasa ko sa dyaryo, I think it was 2 weeks ago, that they have actually changed the name of POGO to something else, no? Yung bang rebranding. And the same banana. Whether you change the name or rebrand it, it's the same banana. You know, it's the same immoral thing that is happening in our country. It's the same thing that the Chinese would do. So why would rebrand yan? Dapat yan, ang gawin ng POGO dyan, tanggihan na. I'm calling on PAGCOR na tanggihan na itong mga to because this is not anymore helping our country. Last na lang po from my end. Meron pong statement po si Kong Joey Salceda saying po, you phase out the bad and mediocre licensees. You don't phase the whole industry out. You enforce the law. Saying na malaki po yung kinikita rin kahit paano ng gobyerno mula nga po dito sa revenues na kukuha po ng PAGCOR sa... Kahit malaki kinikita niya, hindi naman sila nagbabayad ng tamang buwis eh. Number one ha, bakit yung ibang mga bansa na walang gambling, are ka na mag-develop? Bakit ang Malaysia? Bakit ang UAE? Walang gambling dyan. Yet, they are fully developed. Mayaman sila. Ang ibig mong sabihin, hindi magiging fully developed ang bansa natin kung wala yung gambling na yan? I don't think so. Tanggalin mo ang gambling, kinakailangan lamang natin that the people pay the right taxes. Kinakailangan lang natin na bawasan yung malaking tariff sa mga importations ng bigas or whatever it is. Kinakailangan tulungan ng mga farmers to industrialize the farming, lahat yan. Okay? Yun ang gawin natin. Instead of trying to get taxes out of any kind of any form of gambling. Yumayaman lang dyan, hindi naman mga Pilipino, isa lang yumayaman dyan eh. All right? Yung mga may-ari lang eh. Where they be pogo or isabong, whatever it is. Kung may isa lang, sa gitna ng mga isyo ngayon, any message for Independence Day bukas? Sa akin, salamat naman tayo na our people ought to recognize the independence of the country, no? Pero the question is, are we truly independent? That's the question. Are we truly independent? Does the Chinese government believe we're independent? No, di ba? I mean, I hope and pray that truly our country will really be recognized as a sovereign country and independent. Sana bukas ating Independence Day, ang talagang may papaliwanag dito that we as a country is independent of everything. Diba? Yun ang masasabi ko dyan. Thank you.